Hello guys! Ngayon, andito po ako sa katabing bayan po namin na napakarami pong magagandang halaman po talaga. Sobra po akong na-amaze. Kaya tara po, tingnan po natin kung ano yung mga super ganda niya pong mga halaman dito sa kanyang garden. Ayan nga guys, yung i-share ko po sa inyo ay tungkol po dito sa napakagandang garden dito po sa bayan ng San Jose na ano po, super dami po niyang mga halaman at sobra po akong na-amaze doon sa kanya mga halaman. Kaya again, welcome back po dito sa aking channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Tara po, tingnan na po natin yung magagandang halaman niya. Na-excite na po akong tingnan ang mga halaman niya po na yun. Ayan guys, nandito na nga po ako sa bahay ng isa kong subscribers at hindi po kayo makakapaniwala na one time po last Friday, naghahanap po talaga ako ng halaman na family po ng Dracaena. At nakita ko po si ma'am na nagdidilig ng kanyang mga halaman, kaya tumigil po talaga ako at nagtanong na kung pwede pong bumili ng cutting. At alam niyo po ba, nakaka-amaze kasi kahit nakamas ako, nakilala niya po ako. Sabi niya sa akin, ikaw ba si Joy? Sabi ko, sino pong Joy? Sabi ko, bakit niyo po ako kilala? Ikaw yung nagbablog, di ba? Sabi niya sa akin. Natuwa talaga ako kay ma'am kasi nakilala niya lang ako sa mata. Kaya sabi ko, tapos pinapasok niya po ako dito sa garden at nakita ko po yung napakarami niya pong halaman dito sa kanyang bakuran. At sobra po kong happy kasi hindi niya po ako yung sinungitan kasi natakot talaga ako na sabi ko, sino naman ako na pumunta dito at mang-aabala para lang magbumili ng cutting. At napakabait po ni ma'am at ito nga po sa ngayon. Andito po ako sa kanyang bakuran at talagang gusto niya pong i-share, ipakita po itong kanyang magagandang halaman na siya lang pong mag-isa yung nag-a-arrange, nag-aayos, lahat-lahat po ito. At dito po sa may ano, ito po yung klase niya ng mga bromeliads. Baka nga guys, kung bubusisiin ko po ang lahat ng kanyang halaman, baka abutin po akong isang oras sa dami-dami po at napakalawak niya pong garden dito sa kanyang bakuran. Ayan guys, yung mga design niya, yung kanyang mga golden photos na nakalagay dyan. Siya lang po yung nag-aayos niya po si ma'am. Si ma'am po ay retired teacher na po siya at ito na po yung pinagkakaabalahan niya. At kahit hindi pa po siya nag-retired, ever since po talaga ay sobra pong hilig ni ma'am sa halaman. Talaga pong ito yung ata na yung first love niya, yung paghahalaman, maliban kay sir. Ayan po yung napakaganda niyang Treo Star na Calathea. Wow, nakaka-amaze naman si ma'am. Si ma'am lang po talaga yung mag-isa pong nag-aayos nitong kanyang mga halaman. Wala po siya ditong katulong. Pagising niya daw po sa umaga, magsisimba daw po siya. After niya pong magsimba, mag-aayos na po siya dito sa garden. Maghahalaman na daw po. Pero in fairness po, retired teacher po, na maintain niya po ito. 76 years old po si ma'am. Ayan po si ma'am. Hello ma'am. Ayan po si ma'am Muning Diso na napakabait at napaka-happy. Happy po. Lagi po siyang masayahin pong teacher, masayahin pong tao si ma'am. At never niya po akong sinungitan nung first time niya ako makitang kumakatok po dito sa bakuran niya. At sabi ko nga po niyan, bibili ako ng halaman. At yun nga po pala, taga-nood din siya ng aking mga ina-upload. At sobra po akong na-amaze kasi, tingnan nyo naman guys, yung ganda ng arrangement, yung ganda ng mga halaman niya po dito. Ayan po yung ano niya, yung bahay kubo niya at talaga pong napapaligiran, nababalot po ng ganito kagandang mga halaman. Ayan guys, yung mga ipisya niya naman dito sa side po. Sobrang ganda. Siya lang po ang nag-aayos nito. Grabe po, ma'am. Hindi pa daw po 100%. Tingnan nyo naman po, very organized. Pinagsasama-sama niya po talaga yung mga halaman niya po dito. Ma'am, talaga pong veterana na sa pagmamasitas. Mangailangan na sobrang time. Sobra po, kumbaga, effort po, tama po, effort, so, talagang magbibigay po talaga ng time. Ayan po yung mga... Ano po, ma'am? Higit pa daw po sa tao yung pag-aalaga niya po dito sa kanyang garden. Sobra-sobra daw po yung effort at time niya po dito sa kanyang garden.
Libutin ko pa po ito, ma'am, hanggang po doon sa may likod. Ayan pa po yung kanyang mga... Take your time daw po. Ayan po yung mga family po ng Dracina. Itong tricolor. Hindi daw po masyadong organized, pero kahit ganun pa man po para sa akin, ay napaka-organized po at napakaganda dahil, biro niyo po, 76 years old, na kaya niya pa pong mag-arrange nitong kanyang garden. Hindi po biro ang mag-arrange ng garden. Ayan po, sobra pong lalago. Ito po yung family ng mga aglow, aglonema. So beautiful, ma. Sobra pong beautiful. Grabe, napakalalago po ng mga halaman. Over. Super ganda po nitong ano. Mga diepinbakya. Wow. Diepinbakya. Ah, ayan pa po yung ano. Ang lalago talaga, ma'am. Ito galing sa simbahan. Sobrang lago naman itong mga halaman na to. Bintana sa mga church windows sa akin yun. Yung dinodonate nyo po, ma'am, sa simbahan, yung ibang plants? Hindi. Display, mga one month. Tapos, pantana. Ah, yung mga dinidisplay po sa loob ng simbahan. Decorate po. Tapos po, paano na lang, papalitan tayo naman. One month, iba na naman doon. Ang galing nyo po, ma'am, kaya pinagpapala po kayo kasi nag-share po kayo ng mga halaman sa simbahan. Ito, guys, yung rason kung bakit po ako nahinto dito sa bakura ni ma'am, kasi nga gusto ko pong bumili nito nung cutting. Ito pong klase ng Dracina. Kasi iyan po talaga yung wala sa akin na family po ng Dracina. Ito po yung rason kung bakit ko po nakilala si ma'am, na isa sa mga subscriber ko ata. Isa sa mga viewers ko. Tama po ba, ma? Tip plant. Ayan po naman yung mga tea plant niya po. Grabe. Sobrang na-amaze si Joy, si MJ, na grandpa. Ay po na, natutuwa at na, ano kita, namit kita. Sabi, wow. Dumamit si Joy. Talaga, ma'am. Hindi ko marunong, hindi ko alam ang gubat. Kumbaga, ma'am, parang inisip mo rin po talaga. Ini-imagine niyo po makilala din ako. Thank you so much, ma'am. Sobra ko pong na-appreciate din yung ano mo kasi nakatagpo po ako ng ano eh, ng isang retired teacher na napaka-humble, napaka-bait. Ayan po yung iba niya pong klase ng mothers-in-law stang, itong mga snake plant, mga aglo, grabe. Tapos dito pa po, grabe, super ganda po ng mga halaman. Talaga pong magsasawa po kayo sa halaman, kung halaman lang po ang... Ito pong halaman na po na ito, kakaiba. Ano pong family nito? Oo, ang family ko. Mula ako nito, ma'am. Baka pwede po makabili niya ng ano. Bibili po ako ng mga halaman niyo po, yung mga wala sa akin. Inilipat ko nga yan. Super ganda. Tingnan po, napaka-presko po dito. May puno ng avocado, tapos may langka. Tapos ayan po yung mga halaman. Parang paraiso po tong dating ng garden nyo, ma'am. Ma'am Muning. Thank you. Ayan naman yung mga ano, nakakaano po, ah, by varieties po. Ano, by varieties itong ano mo. Dito bigonia, naman po, bigonia. Magnifico. Yung lucaria sa ating lucaria, pero magnifico yung cristalino. Pero so, sa ating lucaria. Sobrang gayon. Noon, ang dami ka noon eh. Pag-decorate ko sa, kung may conference sa school noon, ang dami. Pag-decorate nyo po sa school nung time po na hindi pa po kayo nag-retire. Kung may conference, ang mga, halimbawa sa division. Wow. From grade 1 to grade 2, ang dami na ito, ang dami sa malalaki. Matapos na lang siya. Grabe po, tingnan nyo naman, guys. Simula kaya, ganyan lang pakaliit, galing sa nanay ko. Ah, nag-umpisa po kayo sa maliit lang na ano niyan, tapos napadami nyo po hanggang... Nanay ko, matagal na siya, wala. Sobra grabe. Ngayon lang po ako nakakita ng talagang garden po na ganito po karami yung mga halaman. Ayan pa po. Ano pong tawag dito sa napakalaki po na ito? Damkin po ito? O, diepinbakya. Ay, diepinbakya. Grabe, ang tangkad. Sobrang tangkad. Ah, marami po ako mabibili dito kay ma'am na mga halaman ito, kasi halos marami akong walang halaman. Parang ano ito? Ano ba tawag dito? Ayan, nakalimutan kong pangalan nito. Yellow po yung bulaklak nito. Yellow yung bulaklak niyan. Ayan, guys, dito pa lang po ito sa may side po ng kubo. Hindi ko pa po napupuntahan doon sa kabilang side. At doon po sa may harap ng kanyang bahay. At sa may side pa rin ng bahay niya. Kasi ito po ay sa may party lang po ng likod ng kanyang bahay.
Dito naman po tayo guys sa my side po ng bahay. Dito po. Ayan guys, dito naman to sa kabilang side. Yan ang cute naman dito lang ng mga ano, ayan mga ano, mga cute. Yung mga iba-iba pong klase naman ng mga Calathea, peacock, ayang rattlesnake. Ito naman yung red button ginger. At yan naman yung mga family ng, ito po ay Florida Beauty na Dracaena. Oh, grabe. May silom naman ako. Oh. Wow, may silom din si ma'am. Nabili ko sa guwa, pero galing sa guwa. Guran oman po. Guran oman po. Ano? Puro 50 bagay. Ang mahal, misan po. 350 lang yun sa iba. Oo, 350. Ayan po yung napakalago niya din na tea plant. Agwa ko lang ba? Grabe. Kaya lang po talaga yung nagtatanim araw-araw. Grabe, ayan na po talaga ang certified plantita. Ayan po ang tinatawag na certified plantita. Na kahit maliit na ayoko itapon, itutulso ko ang dyan. Grabe po. Nakaka-amaze talaga. Sobra po akong na-amaze. Hindi po ako makapaniwala. Nakamit ako ng ano, ganito ka... Yung mga ordinary lang baga ito ngayon. Mga singgonyum po yan. Pinalagahan na natin. Opo. Yung mga halaman noon na patapo na nasa ano lang. Ito naman yung iba pang klase ng Dracaena. Ano to? Sinto ata. Ito sinto na Dracaena. Opo. Ito naman yung kanyang Roosevelt na napakataas na na kruton. Grabe. Taas na din. Tapos ito pa rin po yung mga Calathea niya. Ito po ay Calathea Maui. Napakalago. Calathea. Tapos yung mga Roosevelt niya po. Ayan, binibinta niya ay, po yung Roosevelt. Ibang plant. Ito po, Roosevelt po ito. Ah, si Pris, ano, Croton pa ito? Opo, Croton or San Francisco. San Francisco, Croton. Si pero sa tuya po ang apod, si Pris. Si Pris. Kundi may ko yung pamasya. Ano sabi mo? Roosevelt, ang pangalan niya po. Ayan po yung may mga ibon din sila dito. Lovebird. Akinister naman yan. Sa asawa din po ito ni ma'am. At iba-ibang klase ng tea plant or cordyline. Ayan po yung iba yung halaman na kailangan. Talagang hindi po biro ang mag-assist or mag-maintain ng ganitong kalawak at ganitong kadami ng mga halaman. Sa isang 76 years old, ma'am. 76 years old, pero tingnan nyo naman po, parang 54 lang. 1777. No, ayan niya po. Napakaganda ni ma'am. June 1744. Ah, 1944. 77 ako sa this coming June 17. Ah, June 17 po pala ang birthday ni ma'am. Because this is therapeutic. Planting is therapeutic. Ayan po. Advance happy birthday po, ma'am. Kasi, nag-ano po baga ako sa imo? Nag-message sa messenger. Hindi ko po nag- reply. Sabi ko po kung pwede na akong magdigde. Kaya nagdigde na lang ako. Tapos ito po yung iba niyang Calathea. Leo Ferdinand ng mga Calathea niya po. Yung mga aglow niya po. Grabe! Walang hanggang dami ng masalaman. Ito talaga ang sinasabing little paradise talagang. Magsasawa po kayo sa halaman. Oh, mga Calathea. Ayan po mga Calathea, black silver. Ayan po yung Calathea, Argentiata, itong Calathea na ito. Medallion. Medallion. Ang dami niya pong halaman. Mga seedlings. Pwede ko pa siya na-arrest dyan sa parking iyan. Okay lang po, dahan-dahan lang po, ma'am, kasi... Dahil mo, hindi mo po yung kayanin ng isang araw. Kasi medyo sumasakit na po ang tuhod, saka kayo po. Ah, ito, makikip mo po. Tapos ito pa po yung iba niya pong mga bromeliads. Grabe. Di ako makapaniwala po guys na nakilala ko ang isang Ma'am Munina Dizon na may ganito po kalawak at kadaming halaman dito sa San Jose, Camarines Sur. Ayan pa po yung iba niyang bromeliads. Ayan guys, andito pa lang po ako sa may likod po. Nasa 13 minutes na po itong aking pag-present sa inyo ng mga halaman niya. Hindi pa po ako nakakapunta sa may harap ng kanyang bahay. At sa loob daw po ng bahay niya, marami din po siyang mga indoor plant na naka-arrange sa loob ng bahay. Ayan, ito po yung talagang pinakagusto ko pong Dracaena dito kay ma'am. Ayan po yung napakaganda pong klase ng Dracaena na wala po ako talaga niyan. At wala po ako nakikita sa may malapit sa amin. Ayan guys. Tingnan niyo po yung dami. Yung lawak ng halamanan dito ni Ma'am Munina Dizon.
Wait po, ma'am, pupuntahan ko pa po talaga yan. Ang dami niyang halaman. Tingnan nyo, guys. Grabe. Grabe po yung halaman ni ma'am. Hindi po ako makapaniwala. At napaka-blessed ko po at napaka-swerte ko na nakakilala po ako ng isa sa mga viewers ko. Isa sa mga nagsusuporta sa aking channel. May ganito pong kagandang garden at ganitong kalawak na garden po. Ayan po. At higit sa lahat ay... Si ma'am ay 76 pero makusugon pa ang tuhod. Talagang walang biro ang magmasitas arugan eh. Tapos kaya mo po ning gabosulo sana. Ayan po. Si sir daw po hindi man lang tinutulungan. Alambre na ano. Ayan. Si sir ay mag-aalambre-alambre lang. Sigurado po ma'am, pag napanood po to ng mga kapwa natin plantito at plantita, sobra pong mai-inspired sa inyo. Oh. Kasi sa edad nyo po na yan, na grabe. Grabe po yung eagerness nyo din dito sa garden nyo. Araw na mga local teacher na po yan. Grabe guys. Kumbaga ito nga pong pag-iikot ko sa garden niya po ay... Passion ka basta... Passion? Opo, passion po talaga. Hindi ka na mapagod. Iyo po, parang kahit nakakapagod. Yan talaga sa desisyon, ang sa imong pasyon. Opo, kahit nakakapagod po ay nag-i-enjoy. Kinakausap ko sila, uy sabi ko, hindi ka pa nagbubulak na. Yeah, ayan si Mamo Nina. Uy naku. Nung pagpunta ko po dito last Friday, ginagawa niya po ito para daw hindi masyado masunog yung mga halaman niya. At sobra pong, ang dami niya pong ganitong klase ng halaman guys, sobrang dami. Sobrang dami ng tea plant, cordyline, dracaena, aglow, calathea. Halos lahat po na ata ng variety ay nasa kanya na pong garden. Lahat ng halaman. Grabe po. Sa kanya na po. Siya na po talaga. Siya na po yung talagang bitiranang certified plantita ng Camarinosaur ng San Jose. Parang kayo po talaga, pira-biro. Parang wala po ako nakikitang bahay dito na may ganito kalawak at kadaming halaman. Totoo po, sabi na eh. Totoo talaga. Ako seryoso. Seryoso po pa talaga si ma'am sa paghahalaman. As grade 1 teacher ako. Ganyan din. Sa ano, sobrang seryoso ko sa trabaho. Sobrang seryoso ni ma'am sa trabaho. At nung mag-retire siya, kinareo niya na po talaga itong paghahalaman. Itong, nabigyan niya na po ng time talaga, ng full time itong kanyang garden. At yung love niya talagang paghahalaman. Ayan po yung iba niya pong mga ano, mga bromeliads. Bromeliads po ito? Family po ano? Yan, pagsagbahan ko yan. Galing, ang ganda. Palit sila, 1 month. Grabe. Grabe po, ma'am. Button. Ano sa'yo mo? Button. Red button ginger. Red button. Grabe po. Saludo po ako kay ma'am. Ito na po yung mga seedlings niya po dito. Kumbaga po, mga seedlings niya po yan. Para po naman sa panibago niya naman pong pag-arrange dito sa garden. Ay, meron naman po siyang ma-i-arrange. Yeah. Ayan guys, 17 minutes na po tong pagbablog ko dito. Ayan eh, at magkaroon ang mobil pa ko. Grabe naman na ako dyan na kasad, chocolate. Ay wow. Inaano niyo po yung bunga? Ah okay, matagal na po pala yung kakao at ginagawa po yung chocolate talaga. Ano po? Bali, ang mangyayari nito ma'am, dadalawang video ko po to, hindi to kaya ng isang video lang kasi po, sobra na pong mahaba. Kumbaga, ayan mo na guys, yung may share ko po sa inyo. Dito lang po ito sa may likod po ng bahay ni Ma'am Munina Dizon dito sa San Jose Camarinosaur. Ang sunod ko pong isi-share sa inyo ay yung harap naman po ng kanilang bahay sa side at sa doon sa mga... O sa side view po ng bahay nila at yung mga nasa loob daw po ng mga halaman sa loob ng kanyang bahay. Kaya ayan mo na guys, yung nakakalulang dami ng halaman ni Ma'am Munina Dizon dito sa San Jose. Sobrang dami. Kahit ako po na lola, hindi ko na po nga masyado tinititigan ng camera isa-isa ang halaman. Kasi baka po matagalan. Abutin po ako ng 2 oras. Ayan guys, yan na po muna yung masishare ko po sa inyo. Dito sa garden ni Ma'am Munina Dizon. Shout out po kay Manay Jenny Rivero na nagbigay sa akin ng napakaraming... battle ng mineral water na malalaki talagang pwedeng pagtaniman ko ulit ng mga halaman. Thank you po Manay Jenny Rivero at shout out din kay Ma'am Rose Dan ng Guam. Hello po. At kay Manay Rose Bukay na laging nanonood. At kay Ma'am Andriana Rafael Palapal.
at sa kanyang kapatid na si Ma'am Mercy Palapal. At kay Ma'am Ima Dimaandal ng Lipa City, hello po. At kay Ma'am Maribit Parami. Ayan guys, may dalawa ulit na vlogger na nagpapa-shoutout dito. Ito pong name ng vlog niya ay Plant Didi. Plant Didi, D-I-D-I po. At ito rin po ay isa pa pong vlogger. Umuulan po kasi dito at mag-aalasays na po. At isa pa pong vlogger, si Ma'am Ophelia Malong. Ayan, si Ma'am Ophelia Malong at si Plant Didi ay parehas po vlogger na humihingi po ng support po sa inyo guys. Baka pwede nyo rin po silang i-visit at makita kung ano rin po ang kanilang mga content. Baka po makakuha rin po kayo sa kanila ng mga idea sa paghahalaman po at kung ano pong mga dapat gawin sa garden at sa mga halaman para po mapa-improve. Ayan guys, medyo hinihingal ako eh. Tapos medyo paggabi na rin. Dapat kahanin ako pa sana to na-upload kaso hindi ako nakakapag-shoutout. Medyo kasi may mga nagpapatugtog sa amin at number one na bawal po yun na mag-video or mag-vlog po na may mga tugtog po sa paligid kasi copyright po ang mangyayari po nun. Ayan guys, thank you so much po sa pagsama nyo ulit sa akin at sa panunood po nitong video ko hanggang sa dulo. Thank you so much po and God bless po at advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers out there at sa lahat din ng mga plantitang katulad ko na mga mother na din. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. God bless po!